2011 ang araw kung kailan nabuo ang channel ni Queen Lloyd. Sa mga panahon na ito ay masasabi natin na ang mga YouTubers ay hindi pinasok ang YouTube dahil gusto nilang kumita ng pera, kundi ang paggawa ng video ay ang kanilang passion. 2010 to 2015 ay ang mga taong gumawa ng YouTube channel ay kabilang sa mga first generation ng mga content creator dito sa Pilipinas. Now, going back, ang isa sa pinakaunang series na ginawa niya sa kanyang YouTube career ay ang kung tawagin niya ay LC Learns. Dito ay nagbabahagi siya ng 10 mga payo o happenings sa isang sitwasyon. Malakong TV tulad ng kanyang 10 utos. Para mas maunawaan ay ilan lamang ito sa mga clips na iyon. Sa eskwelahan o buo ang punong pagkatao, dyan ka pa ba? Hihina, malaba at mabangon. Listen ito eh, basta masaya at least yung magiging estudyante pero hindi mag-aaral. Tsaka at dahil dyan yung mga ako ng 10 kadalasan ko habang nag-aaral at sa tingin ko ay naramdaman nyo rin. At dala na ang mga bakla ay masaya kasama. Maraming happiness, maraming bongong-bongong love trip at ibig sa lahat maraming unforgettable moments. At yan din, sunod siya sa kung ano ang puso tulad na lang ng pag-Harlem Shake na talaga namang big hit noong 2013. At ito pa ang isang kuha sa episode na may pamagat na anong New Year's resolution mo. Pinakunta sa mali sa pagka. Anong New Year's resolution mo ngayong taong 2016? Okay. Pupo ko ba eh? Yung Makate. Makate ang ano? Ano ang makate? Hindi na mali. Hindi na magwawatsal. Maging masipag na. Hindi na po umangang ako. Palagi na mag-exercise. Mag-aaral na mabuti. That you will. Sino ako magiging pasama? Hindi na ako mamaba. Ngayon, sa mga taong lumipas sa dami ng mga videong nagawa niya ay dumami na rin ang mga taong nakakakilala sa kanya. Umaangat na siya to say the least. Kaya naman dito makikita talaga natin ang ugali ni Lloyd. Dahil sa mga sumunod na video niya ay mapapansin na hindi na lang siya mag-isa ang nagpapasaya sa ating mga nanonood. May mga kasama na siya sa paggawa ng video tulad na lamang ng video ito. Natin silang nakikita kaya naman hindi nagtagal. 2016 November noon nang napagpa siya ni Lloyd at ng kanyang mga kasamaan na gumawa ng panibagong channel. Ito nga ang PNT Production o Bakla ng Taon Productions at syempre hindi mabubuo ito kung hindi dahil sa tulong ni Lloyd Cafe Cadena. Binigyan niya ng pagkakataong magkatrabaho ang magkakaibigan para sa kanilang pangangailangan. Binigyan niya ng chance na mag-excel ang mga kaibigan at as of this recording ay over 1 million subscribers na sila. Nagkaroon na rin siya ng pagkakataong makausap ang sikat na Filipino YouTuber sa ibang bansa na si Bretman. Pero baka hindi na tayo matapos. As of this recording kapatid ay mayroon na siyang halos 600 videos in total sa kanyang main channel. Halo-halo kapatid may mga pranks, challenges, giveaway and so on so forth. I-highlight ko na rin kapatid na nakilala si Lloyd na gumagawa ng sarili niyang fiesta sa kanyang mga kapitbahay. Siya ang nag-organize, siya ang nagbibigay ng papremyo at nagbibigay ng saya. Not to mention ang kaluwat ka ng giveaways niya para sa ibang tao. Ang isa sa pinaka-latest giveaway niya kapatid ay yung pa-tablet dahil alam naman natin na kinakailangan ito ng mga bata para sa online class. Again, it goes to show na sa maraming taon ng kanyang ginugol sa pag-YouTube ay wala siyang ibang inatupag kundi ang tumulong sa kanyang mga kaibigan, kaanak, ibang tao at mga taong nangangailangan. Now, fast forward tayo kapatid. Taong 2019, December noon nang gumawa ng vlog si Lloyd, isang house tour. Dito ay ipinakita niya sa atin ang kanya sanang lilipat ang bahay. Panoorin natin ang clip na ito. Thank you.
Are you following me along, kapatid Tipong? Sa tagal ng panahon niya sa YouTube ay ngayon pa lang niya pinagtutuunan ng pansin ang kanyang sarili. Ngayon pa lang sana niya i-enjoy ang quote-unquote fruit of his labor. Lalo na't kamakailan lang din umuwi ang ina niya mula sa ibang bansa. Ngunit alam naman natin kung ano ang nangyari. Nakakalungkot, kapatid, at sobrang nakakapanghinayang dahil hindi man lang niya na-enjoy, hindi man na-enjoy ni kapatid na Lloyd ang kanyang naipatayong bahay. And that puts us to our next topic. Kahapon lang, kapatid, September 4, sa kanyang official Facebook page, inannounce ng kanyang mga kaanak ang malungkot na balita ng kanyang pagpanaw. Sa post ay sinabi na lang, "It is with a heavy heart and great sadness that we announce the untimely demise of our beloved brother, Lloyd Cafe Cadena. May he be remembered for all the joy and laughter he shared with everyone. My family and I ask for your prayers, respect, and privacy during this time." At ang masakit pa dyan, kapatid, ay ipagdidiwang sana ni Lloyd ang kanyang 27th birthday sa September 22nd. Now, if you are wondering sa kung ano ang dahilan ng kanyang pagpanaw, ay wala pang solidong sagot na mababasa online. Wala pang official statement galing sa kanyang mga kaanak. Pero marami ang mga nagsasabi base sa mga past videos niya na dahil ito sa cardiac arrest. Basically, sakit ito sa puso, kapatid. But that is not confirmed. Ngayon, bago mangyari ang malungkot na balitang ito, ay ang pinakahuling social media presence ni Lloyd ay sa kanyang Twitter page. September 2, eksaktong 11:11 noon, ay sinabi niyang healing for everyone. Pero lumipas ang dalawang araw, ay nangyari na nga ang hindi inaasahan. Share ko lang, ano, galing ito sa mga post ng ilang netizen online. Sinabi nila na kapag ang asawa namatay, ang tawag sa naiwan ay biyudo o biyuda. Kapag ang anak ay namatayan ng magulang, ang tawag sa kanila ay ulila. Pero kapag ang magulang ay namatayan ng anak, ano naman kaya ang tawag? Well, walang tawag doon dahil walang pwedeng itawag sa sakit na nararamdaman ng isang ina o ama kapag nawalan ng sariling anak. Ang pagpanaw ni Lloyd, kapatid, ay isa lamang sa mga patunay na life is short talaga. Cherish every moment dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Now, here is the thing, kapatid. Naaalala niyo pa ba yung nabanggit kong bahay kanina? Kasi base sa video yun, ay hindi pa tapos bayaran ang buong bahay. So kung naghahanap kayo o tayo ng paraan para sana makatulong ngayon at in the future ay baka naman pwedeng pag-subscribe ang YouTube channel ng kanyang ina at manood na rin ng ilang mga video niya. Ililink ko na lamang ito sa ibaba ng ating screen. At siguro, kapatid, dyan na matatapos ang video ito. At sana ay nakakuha kayo ng kaunting kaalaman tungkol sa kanyang naging karir. And as always,